andarin ng Makati Bridge. At yung na-pick up kong item, yung di-deliver dun sa May Eastwood, sa Kaparsya ng Quezon City. Okay na okay ngayong oras na ito, mga kaibigan, mga kasama, dahil naka-accept na naman tayo ng panibagong booking. Yan, mga kaibigan, bali naka-pick up pa siya rito sa May Mandaluyong. Yan, boundary ng Makati Bridge. At yung na-pick up kong item, yung di-deliver dun sa May Eastwood, sa Kaparsya ng Quezon City. Bali, Walistambula, saka Nakaplastic, saka Walistingting. Yan, papakita ko sa screen natin. Yan, pinicturean ko eh, kasi nasa compartment kaya di mapakita sa likod. Kumpanan sa Boni Avenue. Yan, bali, meron tayong 32 minutes bago tayo makarating sa drop-off location. At ang layo, mga kaibigan, makasama, 8.9 kilometer. Yan. At alam nyo ba, yung payment sa akin ngayon, hindi ito ah, kasi puro kanina eh, ano eh, mga naunang booking ko eh, puro pasok sa wallet ko, yun, dun sila nagbabayad. At dun ang payment sa wallet ko, yung mga nauna kong booking ngayong umaga. Ngayong araw na to, yan, mga kanina umaga. Bali, ngayon, mga kaibigan, ang payment ngayon sa akin, cash, binayaran ako ng 330 pesos. Yan po, mga kaibigan, cash po binayad sa aking ngayong booking na ito. 330 pesos yun. May pera na ako rito sa wallet ko. Mas mong hawak ko panggas ko mamaya to. Pagkaraan ng 200 metro, kumanan sa Boni Avenue. Kasi alam nyo, mga kaibigan, yung pagka once na pumasok yung payment sa wallet mo, di mo kasi kagad basta-basta ma-withdraw yun. Yun po. Meron kami tinatawag na cut-off time o day. Yan. Bago mo makuha. Oh, sige, sabihin ko na sa inyo ha. Pagka bumiyahe kasi mula Sunday, kasi ang pinaka-cut-off talaga yan, Saturday ng hating gabi o gabi ang mga alas 10. Pasado ganun. Yung latang kinita mo mula Linggo hanggang Sabado ng gabi, kaya pag umabot ng alas 10, yan, cut-off na huyap. Balik ka sa maintaining balance mo. Halimbawa, Sabado ng gabi, nag-cut-off na. Natira, maintaining balance mo, 300 pesos. Pagbabiyay ka akin na Lingguhan, kinabukasan, magtatapap ka ng 500 pesos. Depende yun sa maintaining balance mo eh. Ayan. Halimbawa, magtatap ka ng 500 pesos para makabiyahe ka. Ngayon, simula Monday hanggang Sabado ulit ng gabi sa pagkarahin mo, ganun. Doon papasok pag yung iba na booking mo, yung payment sa wallet mo, doon papasok. Kaya di mo kagad basta-basta makukuha. Ngayon, makukuha mo yung pera mo sa wallet mo na nawala o kinuha o nag-cut off ng Sabado. Kinatap ni Transportify. Papasok siya sa GCash mo sa araw ng Martes. Yan, I guess nyo ba? Nito daw ba? Tama ba sinabi ko? Tama. Kumanan sa Boni Avenue.
kumalikwa sa Saturday ng shopping gabi, mula alas 10 hanggang hating gabi, hanggang kinabukasan. Ato, bali, wawala ho yun. Bali, mapupunta sa Gcash, doon papasok. Pero araw ng Martes. Kaya yung lahat ng pera mo sa wallet na kinita mo, yan, papasok sa Gcash araw ng Martes. Ngayon sa Martes, minsan 11, 10:30 pala o basta 11 hanggang 12, magte-text sa'yo o mag-chat-chat sa'yo si Transportify na meron ka nang makukuwang pera o sweldo mo. Minsan laman ng wallet mo, papasok na doon sa Gcash mo. Kaya malalaman mo rin kung pumasok na hindi pa kasi may mess ka ni Transportify. Halimbawa nagka-topin nakuha nila 3,000 sa Martes, papasok sa Gcash mo 3,000 pesos, i-mails ka nila na pumasok na, pwede na withdrawin yun. Yun yung ganun pa yung sa Transportify. Okay, ulit ko mga kaibigan, mga kasama. Payment, nagbayad sa akin cash, okay? 330 pesos. Yun po. Okay? Kaya mga kaibigan ko dyan, mga kasama, lalo-lalo na sa Transportify, mga kapwa kong driver, lagi po tayo mag-iingat sa ating mga biyahe. Kung maliwa sa Sheridan. Siyempre, para sa pamilya, lahat gagawin dito. Pagkaraan ng 200 metro. Kung maliwa sa Pines. Good day and God bless po sa inyo lahat.